Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Naaalala nyo pa ba ang sikat na kontrabida aktor na ito? Alam kong pamilyar kayo sa kanyang mukha dahil madalas natin siyang mapanood sa mga tinangkilik nating pelikulang aksyon noon. Ngunit alam nyo ba ang kanyang tunay na pangalan at pagkatao sa likod ng kamera? Tara na't samahan nyo akong alamin sa video na ito. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Lahat na halos ng sikat na action stars ay nakasama na sa pelikula ng aktor na tampok natin ngayon. Isa siya sa mga madalas na kunin upang gumanap na kontrabida dahil sa kanyang natural at husay sa pag-arte. Madalas niyang gampanan ang pagiging isang pulis na lingid sa kaalaman nating lahat ay profesyon niya sa tunay na buhay. Tama ang inyong narinig mga dre. Siya si Police Senior Inspector George Laurente ng WPD Manila's Finest na mas nakilala natin bilang si Jim Rosales. Si Tata Empen ay ipinanganak noong July 4, 1948. Siya at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Algeciras Street, Balok, Manila. Alam nyo ba mga dre na isang pangyayari ang hindi naasang maganap na lubang ikinalungkot ng pamilya Laurente noong December 2006 habang ipinagdiriwan ng anak ni Tata Empen na si Mark Laurente ang kanyang 22 kaarawan ay dumating ang lalaking nagngangalang Jude Barredo na isang CQ sa DOJ. Nagkasagutan si Mark at Jude na nauwi sa barilan. Pareong nagtamo ng balang dalawa pati na ang QH ni Mark na si Delphine Laurente na isang retiradong pulis Maynila. Si Jude at Delphine ay maswerteng nakaligtas. Ngunit ang nagdiwang ng kaarawan na si Mark ay hindi pinalad na mabuhay. Si Jim Rosales ay isa sa mga pinakahinahangaang kontrabidang aktor noong golden age ng pelikulang aksyon. Lahat halos ng proyektong kanyang kinabilangan ay pumatok sa takilya. Ilan sa mga yan ay ang SPO4 Santiago, Captain Hilo, Batas sa Batas, Ben Balasador, Lucas Abelardo, Ang Probinsyano, at Pita, Terror ng Caloocan. Sa pagpasok ng taong 2000 ay unti-unting naglaho ang mga minahal nating klasikong pelikula. Nawala man siya sa industriya ay nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa bayan bilang isang maaasahan at matapat na pulis. Si George Laurente ay sumakabilang buhay noong September 19, 2011 sa edad na 63 dahil sa isang karamdaman. Isa nga siya sa mga kinaiinisang police character sa Pinilakang Tabing. Ngunit ang katotohanan ay hindi matatawaran ang kanyang mga naiambag sa mga pelikulang kinalakhan na nagbigay kulay ng ating kabataan. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Shy Heart Explorer, Jovi Libres, Marvin Gabatan, Decoy TV, Johnny Silang, Tof Tof Swertes Vlogs, at Kabalen Mix Vlogs ng Honolulu, Hawaii. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.